Hello again, mga traba! Oh, shout out sa inyo. Pasensya na ngayon ulit ako nakagawa ng video. Oh, kamusta kayo mga traba? Shout out sa inyo lahat. Sabihin niyo yung mga pangalan niyo at i-message niyo ako sa shout out natin. Shout out sa inyo. Ang mga natandaan ko lang, si Ma'am Madeline Ibanez from Taiwan. Si Ma'am Grespe. Sino ba yun? Si Ma'am Penny Biray. Ah, yan lang. At saka si Abe Carpio. At saka yung mga iba pang tropa natin. Nalimutan ko na iba. Sayin siya na. Oh, shout out sa inyo. Oh, ito ako ngayon ulit. Si Balbaliw. May reaction video tayo. Ito kay Idol Zark. Nagpunta siya ng Thailand. Pumunta yung abandonadong mall. Ang lupit talaga. Iba na to. Oh, siya. Tingnan natin. At tingnan natin mga explore niya sa haunted Thailand mall. Sana makapunta rin ako ulit. Yan. O siya, simulan na natin. Ito na. Today I'm going to spend an overnight sa isang abandonadong mall dito sa Thailand. Ang dating New World Shopping Mall. New World Shopping Mall. Pero grabe ah. Abandonado talaga. Meron dito mga abandonado pero bawal eh. Tinatry namin pumunta. Kaso pinagbabawalan kami ng guard. Ayaw. O siya. Ito. This mall was established in 1982. Pero dahil sa mga structural issues nito, napilitan itong ipasara taong 1997. Ang original structure ng building nito ay 11th floor. Pero dahil sa mga kakulangan sa permit, kailangan i-demolish ang ilang bahagi ng gusaling ito. Sobrang daming trahedya na nangyari sa mall na to. Dahil 1999, sa hindi malamang dahilan, dalawang taon matapos ang pagsara, nasunog naman ito. Naiwan itong walang bubong, butas ang gitna at dahil doon, kapag umuulan, naiiwan ang mga tubig sa ilalim. Dahil hindi natutuyo ang tubig, binahayan ito ng mga lamok. Naging perwisyo ito sa syudad kaya naman napagdesisyonan ng gobyerno na lagyan ito ng maraming isda. And the most creepy part is, dahil dalawang dekada mahigit na ang nakalipas, simula na mapasara ang mall na to, naglitawan na rin ang mga kababalaghan at kwento-kwento na ang mall daw na to ay pinamumugaran na ng mga espiritong hindi natin nakikita. Totoo naman yun. Pag kasi ang isang lugar, pag hindi pinitirhan o nilalagyan ng mga ano, ng tao, wala nag-occupy, inaanohan ng mga espiritu. Totoo yun. Idol! Pagdating namin sa nasabing lokasyon ng mall, hinanap na agad namin kung saan ba matatagpuan ang daan papasok. Not here. Okay, thank you. Nilakad namin papunta sa sinasabing entrance ng mall. Pero unfortunately, pagdating namin dito, inaakandado na ang gate. Okay, so ito na yung mall. And sadly, sarado siya. Hindi namin alam kung paano makakapasok. Nating natin loob. Sinilip ko yung loob at ito yung nakita ko. Nakakatakot at talaga napakadilim sa loob. Inikot namin yung vicinity ng mall baka sakaling mayroong daan papasok. Kung saan-saan kami nagsusuot hanggang sa may nakita akong posibleng daanan. Uy, may naikot. May nakita silang daan. Wow, kaya. Matagal na daw na walang nagbabantay sa lugar na to. Nagpaalam ako sa guard at kung gusto ko daw talaga makapasok, kailangan namin akitin ang bakod. Buti oh. Kasi pinakit sila ng guard, no? So, kailangan lang natin magdahan-dahan. Pre, dead end to eh. May pinto sa dulo at mukhang dead end nga. Nye. Basta dahan-dahan lang, man. Ayan. May ikot nila. Buwas, pre. May daan. Buwas. Ano pala eh. At paglabas namin sa pintong ito, dito na namin nakita kung saan kami pwedeng pumasok. Agad namin itong pinuntahan at inakyat. Medyo mahirap at papasok sa mall ay isang masikip na roller naman ang kailangan naming gapangin. At pagpasok namin, ito ang aming nakita. Okay, so ngayon guys, alas 6 na dito sa Thailand. Explore natin kung ano bang meron sa mall na to. So dito tayo pumasok kanina. So yun yung entrance. And ngayon ito tayo sa gitna. Dahil nga nasunog siya noong 1999, naiwan tong mall na to ng walang bubong. At dahil doon, every time na umuulan, nagkakaroon to ng tubig. At dahil doon, dumami yung lamok. So ang ginawa nila, nag-breed sila ng napakaraming isda.
So dito sila nag-breed ng mga koi, ng iba't ibang klaseng isda, and wow, we will see okay mamaya pag binaba natin. Ito yung mga dati niyang elevator. Sayang. Patnalin. At ito yung gitna. Sayang. Look at this. Wow. Ganda. Ay. Wala escalator. Na nag-isda dyan. Ayun guys, so may mga koi fish. Pero umunti na siya. Dito may buhay pong isda. Kung makikita niyo yan. Elevator din yan. Escalator. Oh, ito elevator sira din to. Ito naman, itong gate na to. Ito yung entrance sa pinakaharap. Mayroon pa equipment dito, pre. Oh. May uod. Hindi namin alam kung bakit may ganito dito. Tapos sa likod nito, may small temple, man. Uy, lawak. Wala tayong alam dyan, ha. Baka sagrado yan, bawal lapitan. Bumaba kami para ma-experience kung ano ba yung feeling sa first floor ng building na to. Wow, delikado yan. Butsa, nakakatakot ha. Ay, bahan na, pre. Kahoy na lang siya, tol. Dahil sa katagalan ng kahoy, pakiramdam ko ay hindi na ganun katibay. Umahalog, tol, umahalog, tol. Huwag tayo maglapit. Wow. Ito yung may mga isda na. Mula rito ay kitang-kita ang pagkaluma ng mall. Tapos yung mga isda, unti-unti nang nawawala dahil yung iba ay ninanakaw. Kung makikita nyo guys yung pawis ko, kasing sobrang init, man. And one thing guys, this is one of the creepiest place dito sa Thailand. At habang paakyat kami, ay meron kaming nakita ng nakakatakot na message dito sa hagdan. Let's go. Let's go die together. Oh my god. Kinilabutan ako, men. Nakasulat dito. Hindi ko alam yung mararamdaman ko lalo't nagsisimula pa lang kami. Kung magpapadala ba ako sa takot o hindi ko nalang papansinin. Dumiretso na kami ng third floor para makita kung anong meron dun. Creepy na mga nag-vandalize. Cult. Iba-iba yung mga nakasulat sa mga pader at pag-akit namin sa fourth floor, eh mas madami pa. Iba't ibang obra ang nakaguhit bawat pader. Gagaling nila mag-drawing, guys. Gagaling nila mag-art. Ngayon naman, guys. Sayang, no? Sayang. Natin yung rooftop. Let's see kung ano meron dito. Kaya makita sila sa rooftop. Wow! Isang napakagandang view ng loob ng mall ang makikita mo mula rito sa itaas. Oh my gosh. Ang ganda dito sa rooftop, pare. Sayang, no? Sayang yung mall. Tama na, magkamali ka dyan. Tapos ka. Malubog na yung araw, onti na lang, maya-maya itong lugar na to, babalutin na to ng dilim. And ito lang para sa amin yung feeling safe na place. Oh wow, diyan ata si matutulog. Nasa tuktok kami ng isang abandonadong gusaling ito at wala nang atrasan to. Guys, pag natapos namin tong video na to, nang na-complete namin yung overnight, make sure you hit the subscribe because I'm trying to reach 1 million subscribers before the year ends, baby! Unti-unti nang dumidilim at alam naming wala kaming ibang mahihinga ng tulong, kaya nagdasal na lang kami para sa aming proteksyon. Hindi namin alam ang susunod na mga mangyayari, kaya yung takot namin, ganun na lang. Guys, as we spend an overnight dito, pagkakaalam ko, kami pa lang yung kauna-unahang YouTuber na makakapag-document ng experience, ng overnight experience sa lugar na to. 9:30 na may biglang may mangyari sa akin. Hindi ko alam yung gagawin ko kung magpapanik ba ako, but I choose to stay and remain myself calm. Ano nangyari? Uy! Bumubuhilong niya. Nakakatakot, kaya inisip ko na lang na baka hindi lang ako sanay sa klima kaya nangyayari sa akin to. Pero don't worry guys, okay lang ako. Simpleng ano lang to. Nosebleed. Siguro dahil nanibago lang ako sa klima. Sa init. At maya-maya lang bigla kami nagulat sapagkat nag-iba yung kulay ng buwan. And we are so lucky dahil ngayon pala yung waxing crescent phase ng ating moon na minsan lang mangyari sa loob ng isang buwan. At isa sa malaking problema namin is nagugutom na kami. Na-realize namin na wala kaming pagkain, nandito na kami sa taas. Kaya nag-book na kami ng Grab kasi naisip namin na baka kasya naman sa butas kung saan kami sumilip ang o-orderin naming mga pagkain. Naipin natin
sa may baba. Sa may malaking gate. And after 30 minutes, dumating na yung Grab sa baba. Okay guys, nandito na yung Grab food. Tara, babain na natin. Dire-diretso lang to, buds. Walang lingunan. Oh my God. Nakakatakot na, pero mamaya mas nakakatakot pa. Dahil alas 12 ng gabi, plano namin mag-ikot ng dalawang palapag and try to catch paranormal activities. Entertainment. Uy, gumawa na yung Grab natin. Kaya pag-akit namin sa taas, kumain na agad kami. Matagal pa ang gabi at nararamdaman kong marami pang mangyayari. Wow, okay no? 12 midnight na. Shit. It's 12:09 ng madaling araw dito sa Thailand. Grabe, and 12 AM challenge natin, bababa tayo ng dalawang floor. Grabe, ngayon palang kinikilabutan na ako, buds. Pababa pa lang kami pero iba na yung nararamdaman ko. Uy, gabi. Kala ko mata. Yun, nakita mo ba yun? Teka, zoom ko. Para kasing mata yung reflection kaya nagulat din ako. Hindi mo ka mata yun, no? Shit, nakakatawa. Labot ko po, labot ko po. Yung partida mainit dito. Sobrang pitch black na dito. Shit. Ayok. Ano yung dito, re? At sa bandang dulo, eh, merong mga spaces at hindi namin alam kung para saan to. Hindi po, parang may nakatingin doon pa. Ayan. Wala namang masyadong strange na nangyari dito. Kaya bumaba na kami sa third floor. Woohoo, makapangalang floor. Elvis. At pagbaba namin dito, eh, medyo iba na sa pakiramdam. Ay, may tubig. May tubig? Yata. Yung mga... Ibiinit dito. Ang nakulabot ko, pre. Hindi nawawala, pre. Hindi nawawala yung kilabot ko kahit anong gawin ko. At sa ganitong pakiramdam, oh, alam kong may mangyayari. Delikado yan, delikado. Tinuloy namin yung paglilibot hanggang sa dulo. At yung pakiramdam dito, eh para bang may mga matang nakatingin sa'yo na hindi mo nakikita. Salamin pa, pre. Salamin pa, kalang may nag-plash. Bulot ako, pre. Takot, no? At sa aming paglalakad, hindi namin alam kung binabato kami o meron lang talaga nagbabagsakan na maniliit na mga bato. Narinig niyo yun? I doubt na meron lang talaga nalalagdag ng mga debris dahil sa katagalan ng building na to. Dahil una sa lahat, napakainit at wala masyadong hangin. Patay, no? Grabe. May kilabutin dyan. Bro. Bro, mo ito. Shit. Tara na. Kaagad kaming umakyat kasi baka may mangyari pang mas malala. Ayaw naming mangyari yon kasi gusto pa naming lumabas ng walang trauma. Shit. Akit ka sa gupa. Kita-kita sa camera, pre. Gumagalaw yung ano. Yung tali. Na parang may nagsisway dun. So pagtingin naman kabila, hindi gumagalaw. Ang creepy pa dun, let's say na baka may hangin. Biglang nawala. Pero pre, sa loob, ramdam natin pre, walang hangin doon. Wala. Tingnan mo, bayis na tayo. Oh, ang pawis ko. Kasi sobrang init. Mayroon sa akin, nakatakot ko. Kanyari, worst comes to worst. May nagpakita. Alam mo yung, syempre hindi natin alam kung gaano ka-aggressive po nga. Tapos, tingnan mo sa ano, camera. May mga, yung mga cult. Kadapader, may mga nakalagay cult. Multo. Paano kung ginamit pala to? Yeah. Para, alam mo yung, dito sila sumasamba. Uy, kasi hindi natin alam, pre. Hindi natin alam kung saan ginamit tong lugar na to. Alam natin na abandoned. Alam natin history.
Pero kung ano yung nangyari after that, di ba? Nakakatakot na yan, no? After what happened, nagpahinga kami para sa 3 AM challenge. Ang maglibot hanggang first floor ng abandonadong mall. 3 AM? Lupit, oh. Inikutan niya, 3 AM. 3:07 ng umaga. Grabe, mas iba yung ambience ngayon kasi wala na yung party noise eh. Yung feeling mo na marami pa namang tao sa paligid, wala na yung ganun. Yung paligid, tahimik na. Inyong maririnig mo na lang is yung city na alam mo tulog na lahat. Kaya nagsapatos na agad ako at bumaba na kami. Wala kaming masyadong nararamdaman sa fourth floor. Kaya bumaba na kami sa third floor na kung saan merong nambabato sa amin ng maliliit na mga bato at gumagalaw yung tali. Ayaw namin makipaglaro sa mga entiteng naririto. Kaya dumiretso na kami sa first floor na kung saan lugar na hindi pa namin ulit nakikita at nalalaman kung ano bang meron doon. Wow. Grabe, no? Dapat ginigiba na yan. Delikato na yun. Tinry naming lumapit. At ito yung nakita ko ngayon habang nag-i-edit ako. Yung, andito sa floor na to yung mga abandonadong gym equipments. Feeling ko dito ngayon sa mga bigat. Parang nahihirapan dumumingan. May feeling na parang may nakasaki sa likod mo. At bakit na sana kami nung nakita namin tong reflection? Oh shit, ano yun? Put pag flashlight ko dito sa likod. Kaya bumalik na kami at nagdesisyon na tapusin na ang 3 AM challenge. 3 AM challenge, yan po sa nila. Grabe. Hindi ko man ma-explain at ma-describe kung ano bang meron sa lugar na to. Hindi man natin alam kung ano ba yung mga nangyari matapos ang pag-abandon na dito. Pero isa lang ang natutunan ko. May mga bagay na hindi talaga natin kayang ipaliwanag. Safe naman kami nakalabas kinaumagahan. I am Zark. Welcome to our international series. And always remember, be limitless. O ayan mga tropa. Tapos na, lang yan, grabe. Iba talaga sila. Namasyal talaga sa ano sa Thailand at nag-ghost hunting, exploring. What na what? Iba talaga, sana makapaggawa ka rin kami. Idol Boss Reno. Gagawa kami niyan. Gagawa, mag-exploring muna kami. Okay. O paano mga tropa? Hanggang muli. Paalam!